Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Isa pong magandang umaga sa bawat isa sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa ating tahanan, sa kani-kanilang mga tahanan. Welcome po sa ating online Sunday service. At habang inaanyayahan ko po ang bawat isa ay tatayo, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 95 verses 1 to 6. Ang sabi po dito, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Sino daw po yung kailangan magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay? Walang iba po kundi ang bawat isa sa atin na may hininga. Hallelujah! 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 And why should we do that? Ang sabi po sa verse 3, For the Lord is a great God and a great King above all gods, and in His hand are the deep places of the earth. The strength of the hill is His also. Verse 5, The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. And verse 6, O come, let us worship, and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Praise the Lord! Tayo po bilang mga anak niya, tayo na siyang may hininga ng buhay ng ating Panginoon, ay nararapat lang na magbalik ng pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sabi po sa Bible, sa ating binasa, we need to worship and let us sing all together ang bawat isa sa atin and make a joyful noise sa ating Panginoon. Minsan po, hindi lang po ang form ng worship ay ang pag-raise ng hand or ang pagtalo ng bawat isa sa atin, but ang pag-bow down, it is the most defenseless position a Christian can be. It is when we fully entrust and surrender everything unto the Lord, we don't have to fight the devil for our victory because the one we are worshiping is already fighting for us. Hallelujah! Hallelujah! So when the devil come before us, trying to steal our peace, our joy, ano pong ating gagawin bilang anak ng Diyos? We don't have to fight. We don't have to fight, but we will worship and we will bow down sa nag-iisang Diyos na buhay na pagtagumpayan ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ngayon pong umagang ito, Jesus already have the victory for us, mga kapatid. Hindi natin kailangan malungkot at hindi natin kailangan magmukmok. Bagkos ang kailangan natin ay sumamba sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Habang sama-sama po tayong aawit at patuloy na magbibigay ng ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo'y sumamba at purihin siya. Aawit at kanan may buwan.
pong salamat sa isang panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy mong kabutihan, salamat sa proteksyon, sa pag-iingat mo sa lahat ng mga anak mo sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magbalot ng iyong banal na dugo sa bawat isa sa amin sa araw-araw, O God. At ikaw po ang siyang patuloy na kakatagpo sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa mong mga anak. Be with us today, Panginoon, sa aming service. Ikaw po ang siyang patuloy na maghari at manguna sa bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito'y hinihiling namin sa iyong mataas na dakilang pangalang Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Oh,
Salamat, salamat, oh Jesus, sa
pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y bawi na magpuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Nakita kang talaga. Kaligayahan ni kayang hindi. Sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala na ay ibang kento din. Sumasamba sa'yo. Walang katulad na kasiyang tunay na nalarama ko. Sa'yo ko lang naluma. Ako'y malaya lang. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Nang wala ka ay di magkento. Tuwing sumasamba sa'yo, walang katulad ng kasiya. Tunay na nadarama ko. Sa buhay kong ito. Hallelujah. Minsan pa po natin, mga kapatid, bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ay June 28, 2020. At ito po ang huling linggo ng buwan ng Hunyo. Napakabilis po, mga kapatid, ng araw. Napakabilis ng mga sandali. At hindi po natin namamalayan na lampas na po tayo sa kalahati ng taon ng year 2020. Napakarami po ang nangyari. Napakarami po ang nagaganap. Pero huwag nating hayaan na madala tayo sa mga nangyayaring ito. Bagkus magpatuloy tayo na magpalakas ng ating spiritual life at patuloy tayong lumakad sa ating Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Manatili po tayong nakatayo, tayo po lahat itatayo. Ang atin pong Panginoon, kahit kailan, ay hindi po nakakalimot. At maaaring maitanong natin,
kung ang ating Panginoon ay hindi nakakalimot, ano naman kaya ang kanyang mga naaalala? Today, we are going to recognize that in no situation it could have been possible for Him to forget you. Maaaring nararamdaman natin o naramdaman na natin minsan sa buhay natin na nakalimutan niya tayo o hindi na tayo naaalala. Pero let this message remind you that God forgets no one. Pwede niyo pong sabihin sa inyong katabi, God forgets no one. Noah had faith in God before the flood. Alam po natin na si Noah po ang bumuo ng arko sa utos po ng ating Panginoon. And it was that faith that gave him the willingness to put faith in the Word of God and directed him to build an ark before the flood. In faith, Noah got on the ark and then God shut the door of the ark. And now, after 150 days after the flood began, Noah hasn't heard a word from the Lord. In the life of Noah, sa buhay po ni Noah, na-realize natin that every human being, sooner or later, will go through a flood experience. It may be physical flood, it may be financial flood, it may be emotional flood, a spiritual flood. But sooner or later, something that is so much greater than you is going to attempt to overwhelm you. And before it does, you need to recognize that the only way to survive the flood is with faith. But you can't have faith in the wisdom of others. Hindi po tayo pwedeng ipanangan natin ang ating pananampalataya sa ginagawa ng ibang tao. You can't have faith in the circumstances that are around you. You must have faith in God. Just as Noah had faith in God before his flood, you need to have faith in God during your flood. Just as Noah put his faith in God's word, you need to place your faith in God's word. Why? Because faith, without faith, it is impossible to please God. Hindi tumitingin ang pananampalatayo or ating faith at circumstances. Faith doesn't consider other people's opinion. Faith doesn't look at the odds that are against you. Faith goes to work even when you don't exactly where you are going to wind up. Because when you have faith in God, what you recognize is that all things are possible to them that believe. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. It was in faith that Noah built an ark and that ark pulled him out of judgment. Child of God, no matter what flood you are going through in your life right now, as long as you have faith in the ark of your salvation, Jesus Christ, you can rise above, you can overcome, you can conquer because you are born and created to be more than a conqueror through Jesus Christ. Hallelujah! Let us pray, mga kapatid. Tayo po ay tumungo, tayo po ay pumikit. Heavenly Father, let your goodness, let your mercy, and let your grace on our lives cause us to be faithful. To a God who has never failed, we give you the highest praise and the highest honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We will be reading in Genesis chapter 7 bago po tayo maupo after po natin basahin itong ating Bible verse. In Genesis 7 verses 1 to 5 and jajump po tayo sa verse 11. Genesis 7 says, verse 1, "And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take two to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female." Verse 3, "Of fowls also of thy air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth." Verse 4, "For yet 7 days it will cause it to rain upon the Lord
40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. Verse 5, and Noah did according to unto all that the Lord commanded. Verse 11, in the 600th year of Noah's life, in the second month, the seventh day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up and the windows of heaven were opened. Bago po tayo maupo, mga kapatid, sabihin muli natin sa ating katabi, God forgets no one. Maraming salamat po, mga kapatid. Sometimes, God asks us to do things that don't make sense. Sa ating batayan, sa ating pangunawa, minsan may gustong ipaunawa at gustong ipagawa ang ating Panginoon na minsan parang it doesn't make sense. It doesn't seem logical, but you have to obey even when you don't understand it. You just do it even when it doesn't make sense. Dahil that's what faith is all about. Faith produces obedience. And genuine faith can only be demonstrated by obedient action. Sa bawat pagsunod po natin, mga kapatid, mayroon pong pagpapalang nakalaan. When you do what God wants you to do, a blessing will follow. And I want to highlight today that God rewards obedience. Sa 600 taong buhay, mga kapatid, ni Noah, God has been very specific sa plano niya sa buhay ni Noah, including yung exact month, exact day, kung kailan niya ibubuhos ang flood sa sanglibutan as it was written in the scripture. And the reason why we can take hope in that is if God knows exactly when the flood begins, then He knows exactly what you need before your problem starts. Kung alam ng Diyos kung kailan magsiumpisa ang flood, noong time ni Noah, maaari ngayon sa pangangailangan natin at sa pinagdaraanan natin, God knows exactly what you need before your problem starts. I am equally encouraged ngayong umaga, mga kapatid, to be able to do you this. Based on Genesis 8:1-4, not only does God knows exactly when the flood is going to begin, but God knows exactly when the flood is going to end. In Genesis 8:4, ang sabi po dito, and the ark rested in the seventh month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Tulad sa buhay natin, kung paanong naging specific kay Noah ang pagkaganap ng plano ng ating Panginoon, this means that nothing in your life happens that God is not in total control of. Hindi naman yung pagdumaraan tayo sa problema, sa trial, sa tribulation, ay parang ang Diyos nasa sa langit at nakatingin, nasasabihin niya, oops, napadami yata ang binigay kong problema dito. Oops, napadami yata dito. Oops, hindi dapat pala ito sa Kanya. It's not like that, mga kapatid. He knows exactly where you are. He knows what exactly you are going through. He knows exactly what you need. And He knows how long it's going to last. You might not be comfortable, but He is in total control. You might wish na sana matapos na yung pinagdaraanan mo, pero alam ng Diyos kung gaano ka kailangan magtigil dyan sa sitwasyon upang matutunan mo ang mga dapat mong matutunan. In His perfect sovereignty, He has planned for you. Huwag natin yung kalilimutan, mga kapatid. It's a joy to be able to know that God not only controls the beginning and the end of our flood, but God controls everything that happens in the middle. Hindi lamang basta kinokontrol ng Diyos ang simula at ang katapusan ng ating pinagdaraanan, even in the middle part, naroroon siya para sa atin. That 150 days of flood, maaaring dumating din ang pagkakataon na naramdaman ni Noah at ng kanyang buong pamilya na sila'y abandoned at forgotten. Imagine, mga kapatid, ginawa ni Noah ang lahat ng inuutos ng ating Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Naranasan niyo na ba, mga kapatid, na dumating din sa buhay natin na parang ang gusto na lang nating gawin sa buhay natin ay ang maglingkod? We even committed ourselves na, Panginoon, wala na akong ibang gagawin, maglilingkod na lang ako sa iyo. Gagawin ko lahat ang pagsunod.
Magbabasa ako ng Bible, araw-araw ka nagbabasa ng Bible. Lahat ng nakakasalubong mo, gusto mong sharean ng salita ng Diyos. Lahat pinagpe-pray mo, lahat ng ginagawa mo talaga ay parang ito yung time na parang sobrang init mo sa Panginoon. At ito nga marahil yung biru-biruan minsan na sinasabi natin na sana kung mag-rapture ngayon na kasi napakainit ko sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng pagsunod at pagiging mainit natin, we still go through the flood. Bakit kung kailan tayo nagpapakainit sa Panginoon, doon din halos dumami ang pagsubok at problema sa buhay natin? Here's the reason why. Because the enemy would not be fighting you so hard unless he knew God has something amazing in your future. Nagdo-double time din mga kapatid ang ating ahaway na pabagsakin ka kasi alam niya na may malaking nakalaan na blessing para sa iyo. On the other side of the challenge is a new level of destiny. The good news is when you believe, God promises He will bring it to pass. Let me assure you mga kapatid that nothing, I said nothing can stand against our God. No disappointment, no setback, no injustice, no person, no hater, no jealousy. When you believe, all the forces of darkness cannot stop God from taking you where He wants you to be. Be a believer and not a doubter. Noah has done everything that God asked him to do. For the past 120 years, imagine 120 years of cutting down trees and building an ark. Napakalaki mga kapatid ng ginawang arko ni Noah. First and second floor, literal na ito'y parang zoo kasi naririto ang mga hayop. The top floor, narito ang kanyang pamilya. He has been commissioned to do something that no other human being has ever done. To be a part of something that no one else has ever seen. And in faith, he has done it all. At pagkatapos ng 150 days, he has been stuck in a floating boat without a map. Kumbaga, hindi mo alam kung saang direksyon ka pupunta, kundi magpadala ka na lang sa flood o sa alon nung time na yon. Maaring sa pagkakataong ito, nararamdaman na ni Noah na tila baga siya'y nakalimutan na at napabayaan na. And I believe, like Noah, tayo din sa ngayon ay dumaranas ng personal trial and na, right now, you might feel that you have been forgotten. Some of you have great life and everything has just going right and suddenly some sort of traumatic circumstance invaded what used to be a peaceful place. At ngayon, nararamdaman mo na tila ikaw ay nalimutan na. Bakit hindi tayo magbalik doon sa araw before this pandemic hit us? Ano ang sitwasyon natin sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral, sa ating mga negosyo? And look at us now. Maaring before the pandemic na ito, nasa isang magandang sitwasyon tayo. Nasa kasaganaan ang bawat isa sa atin. Everything is just right. Then all of a sudden, nang mangyari ito, nagbago ang lahat. Ang pamilya mo marahil ay nasa napakagandang sitwasyon. Buo at wala kayong problema. Then all of a sudden, ngayong oras na to, magkakahiwalay kayo. Ang iyong kalusugan na pinakaiingatan mo na marahil nasa maayos na kondisyon sa napakatagal na panahon, bagsaka at nasa banig ka ngayon ng karamdaman. Marahil nararamdaman mo na nakalimutan ka, you feel forgotten, and you start wondering nasa saan na yung mga blessings na binigay sa akin ng aking Panginoon, lalo na nung time na ako ay nasa mainit sa Kanya. And this hour you feel forgotten. No matter who you are, no matter where you are going through, you need to recognize that God forgets no one. His promise, I will not leave you. I will not forsake you, even to the end of the age. He knows where you are today. He knows what you need today. He knows what you are going through today. And you can rejoice and exceedingly glad because the God who knows you is the God who can meet your needs. Hallelujah. Sometimes you have to turn off your mind kasi minsan na-overanalyze natin ang lahat ng bagay. Look at it only in the natural
You'll never get off of the dead center. Faith is not in your head. Faith is in your heart. Dahil dito sa puso natin, mga kapatid, you'll know the right thing to do. Dito, naririto lahat ng thousand excuses. Naririto lahat ng reason why it's not going to work out. You've got to turn your mind off and listen to your heart. It has been 150 days and God hasn't heard a word from Noah. Maaring nagtatanong na ang kanyang asawa. At alam natin na pag ang asawang babae na nagtanong sa kanyang asawang lalaki, seryosohan na ito. Maaring dumating na ang pagkakataon na nagtanong na rin ang kanyang mga anak na, Tay, pasaan po ba tayo? At napakahirap ng sitwasyon ni Noah dahil kahit siya mismo, hindi niya alam kung saan sila pupunta, kung titigil pa ba ang pagbaha, kung walang kasiguraduhan ang lahat ng nangyayari. At tila naisip ni Noah, ako kaya ay nakalimutan na ng ating Panginoon. But listen to this, mga kapatid. Genesis chapter 8 begins with these words, and God remembered. Over and over sa scripture, mababasa natin, God remembered. God remembered Noah. God remembered Abraham. God remembered Rebecca. God remembered Rachel. God remembered Hannah. God remembered Jeremiah. God remembered Daniel. God remembered David. And God remembers you. God remembers you because He has a perfect knowledge of who you are. Before you are even born, the Bible says, He knew you and He ordained you and He has planned for you. In the darkest hour of your life, naroroon ang Panginoon sa katabi mo. In the best moment of your life, He is standing right beside you. And so what David says in Psalms 139 verse 14, I am fearfully and wonderfully made. This my heart knows well. I will rejoice in God my Savior. Whenever you feel forgotten, mga kapatid, whenever you feel abandoned, whenever you feel like your flood is greater than what you can bear, at naiisip mo na tila nakakalimutan ka ng ating Panginoon, let's take a page from David's book and lift our hands. God, I thank you that I am fearfully and wonderfully made. I thank you that you know me. I thank you that you love me. I thank you that you are making a way for me. I thank you that you spared me from judgment. I thank you that you spared me. I thank you for the breath that I have to breathe. I thank you for the strength that I have. I thank you for the way you saved me. I thank you for everything that you have done because it all came from you. I thank you for the mountains that is in front of me. I thank you for the battle that I'm fighting in because you made me more than a conqueror. I thank you for the enemy that is against me. Dahil kapag nalaman ko, when you send them fleeing, the world will know that the God I'm serving is on the throne and everything is going to be all right. Church, if you feel forgotten, lift your hands and give the Lord thanks. And give Him the highest praise. Oh Jesus, we thank you, Lord. God has a perfect knowledge of you, so He cannot forget you. Going back to my intro, ang ating Panginoon, kung ang ating Panginoon ay hindi nakakalimot, ano naman kaya ang kanyang mga naaalala? Una, He doesn't forget the work that you do in His name. Lahat po, mga kapatid, ng ginagawa natin sa ating Panginoon, sa ating mang batayan ay maliit o malaki, will be rewarded. Itong ginagawa natin ngayon, malaki ang reward na tatanggapin natin mula sa ating Panginoon. Hebrews 6:10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay nakatingin sa ginagawa nating labor of love that you do consistently. And the Lord is not unjust. He will reward you for that. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Everything or everybody has something that they can offer and do faithful in service to the kingdom. Lahat po tayo dito, lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito,
lahat po tayo ay may pwedeng i-offer sa ating Panginoon. It means you have to labor in His name. At kung gusto niyo mga kapatid mates, kung ang ginagawa niyong pagpapagal ay nakasentro sa ating Panginoon, kapag ikaw po ay na-discourage o ikaw ay nagtampo dahil sa pamumuna ng iyong kapatid o nasaktan ka, I am telling you na malaki sa parte ng ginagawa mo ay naaayon sa sarili mo at hindi naaayon sa ating Panginoon. Pwede niyo sabihin, sobra ka naman, Brother Goji. Tao lang din naman ako na nasasaktan at nadi-discourage. Kasi ako na nga itong naglinis ng CR ng simbahan. Siya nga itong walang ginagawa. Siya pa itong may ganang sabihin sa akin na hindi ko inayos ang ginagawa kong paglilinis. Napakasimple lang pong illustration na ito na nangyayari sa loob ng ating simbahan. But make sure that everything that we do, our basic concern is that God gets all the glory. And only then you will know that you are working in His name. A labor of love is not only done in His name. A labor of love is done with excellence. If it's done for God, then you should do it first class. Huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na half-hearted ka at sasabihin mong ayan ay para sa Panginoon. Whatever and whenever He gave to you, He gave you with the absolute best. Kaya kapag ikaw, when you give to Him, you give to Him the exact same way. Not only the labor of love is done with excellence, not only the labor of love is done in His name, labor of love is done consistently. The key word is consistently. That means that it's good when everybody is watching, and it's just as good when nobody knows. Hindi natin kailangan ng validation ng ibang tao. I-appreciate ka man o hindi ng tao, kung para sa Panginoon yan, He has the final say. And that alone matters. Be a difference maker sa church. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you do. Paulit-ulit man nating naririnig at parang cliche na, na kahit tagapunas ka lang ng upuan, it's a labor of love. Do it in His name. Do it with love. Do it consistently. And do it first class. Bakit mga kapatid? Because it's done in His name. It's done for His glory. It's done for His kingdom. And because you do it, you are making a difference. And God will bless you for what you do. Pangalawa, mga kapatid, God remembers your tears. Naalala ng Diyos ang ating mga pagluha. And here's what the Bible says in Psalms 56:8. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? When God is writing something down in a book, He is taking an account of it. Alam nyo ba, mga kapatid, why God is so interested in every tear that you cry? Here's why. Because He is such an exact God, so into detail, that He wants to keep every promise He has ever made to you. At kung babasahin natin sa Revelations 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pupunasin lahat ng luha ng ating Panginoon ang nasa ating mga mata. He will fill our lives with such joy, such peace, such happiness, and that you will never shed another tear. There will be no more crying. There will be no more parting. There will be no more death, because the former things have passed away. And behold, all things have become new. God will turn this valley of tears into a city of everlasting joy. Ang sabi, mga kapatid, sa Genesis 21 verse 17, when Hagar lifted up her voice in the wilderness of Beersheba, God draws near. 1 Samuel 1:10, when Hannah wept bitterly outside the temple of the Lord, God noticed and remembered. Psalm 6:6, when David became weary with moaning,
God didn't become weary with listening. In Psalms 56:8, the God of all comfort keeps watch over your weeping. He gathers up all your tears and puts them in His bottle. Katulad ng ina, kapag siya'y nagbabantay sa kanyang anak nang may sakit, God marks every sigh of discomfort and pain. No matter how much of your anguish has gone unnoticed, not any single moment that has escaped the attention of God, who neither sleeps nor slumbers. And in 2 Kings 20 verse 5, as God says to King Hezekiah, so he could say to his children, I have heard your prayer, I have seen your tears. Lastly, mga kapatid, God not only remembers your works, God not only remembers your tears, but God remembers His words. His word will not return void. At naniniwala ako na kaya hindi naramdaman ni Noah na siya'y nalimutan na is because Noah had a promise before he ever started the process. The promise was, Noah, I am sending a flood, but I am saving you. Ikaw ba ang pangakuan ng ganyan? Noah, I am sending a flood, but I am saving you. Basahin po natin sa Genesis 6, 17 to 18. And behold, I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Verse 18, but with thee shall I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. Before he even got into the problem, God sent him the process and means to survive. At yan, mga kapatid, ang pangakong nais bitawan ng Panginoon ngayong umagang ito. Hindi man natin literal na narinig ang spoken word na bili ng ating Panginoon kay Noah, subalit nabasa at narinig naman natin ang kanyang written word na ibinigay kay Noah through this message. Every day, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may nakalaan na pagpapala sa bawat isa sa atin every single day. He wants to find you in the moment of your need and show you what a mighty God He is. Pero minsan ang problema, parati tayong distracted sa bulong ng mundo, sa bulong ng mga taong humihila sa atin, sa mga problemang pilit tayong iginagapos, pilit tayong nagpapadistract sa mga circumstances beyond our control, na nawawala na tayo sa focus natin sa ating Panginoon. At marahil ang ating Panginoon, pilit kang kinakausap para sabihin sa iyong, alisin mo lahat ng mga bagay na yan. Huwag mo silang pakinggan. Listen to what I have to say. I am going to make you the head and not the tail. I'm going to make you above and not beneath. If you will abide in my word and my words abide in you, ask for in my name and you shall have it. No weapon formed against you shall prosper. I have conquered death, hell, and grave. Church, no matter what you are going through, the God you serve is going with you, and you will be more than conqueror. Oh, glory! Tayo pong lahat ay tatayo, mga kapatid. Glory, Jesus! Hallelujah! Pwede po kayong lumuhod. Pwede po kayong tumayo kung saan po kayo mas komportable, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay nakikiusap at kumakausap sa bawat isa sa atin. He is telling everyone that I haven't forgotten you. Kilala kita. Alam ko ang iyong mga pangangailangan. Alam ko ang iyong mga pinagdaraanan. And I have the answer. Patuloy na sinasabi ng Panginoon, I have the answer. Ngayon, mga kapatid, maaaring ang ilan sa atin nararamdaman at tila nakakalimutan na siya, feeling abandoned. Bakit hindi natin gawin ang ginawa ni David?
tinas niya ang kanyang kamay. Siya ay nag-umpisang magpasalamat sa Panginoon. Maaring hindi natin alam kung ano mga bagay na ipagpapasalamat natin, pero simulan pa rin natin ito sa pagpapasalamat sa Kanya. I thank you, Lord, for the opportunity to be in your presence. I thank you because you meet all my needs. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. I thank you, Lord, that you know me. I thank you that you created me. I thank you that you have a plan for me. I thank you, Panginoon, dahil may kalutasan ng aking mga suliranin. I praise you because you make a way when there seems to be no way. I praise you because you are going to move any mountains that I climb. I praise you because you are going to put a table before me in the presence of my enemies. I thank you, Lord, for everything that you have given me. I thank you, Lord, that you are indeed the glory and the lifter of my head. I thank you because your name is a strong tower. The righteous can run into it and be saved. I thank you because you are ever-present help in times of my trouble. I thank you, God, because you are great and greatly to be praised. Lord, there are people who are listening right now who may feel forgotten. Let that fear, let that anxiety, let that heartache vanish in the mighty name of Jesus. Let faith replace what fear created. Let faith replace what fear created. Let grace cover a multitude of sin at malaman ng buong mundo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran is in total control at lahat ng bagay ay magiging maayos sa Kanyang pangalan. Panginoon, pakinggan mo ang pintig ng aming puso, ang nais namin ay ikaw ay makasama, ang nais namin ay ikaw ay laging makausap. Thank you.
Alam ng Diyos kung gaano katagal pa dapat nandyan sa sitwasyon yan upang matutunan natin ang mga dapat na
perfect sovereignty. He has a perfect plan for you. Huwag po natin kalimutan yan, mga kapatid. At lahat ng bagay na ating gagawin, mga kapatid, ay posible dahil ang ating Panginoon ay dakila at napakalaking Diyos. That's why nothing is impossible sa ating Panginoon. Jesus, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming
pong salamat sa isa pong napakagandang umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa muli mong paalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mo nakakalimutan ang bawat isa sa amin. Hindi mo nakakalimutan ang lahat ng aming pinagdadaanan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maggagabay at magpuprotekta sa bawat isa mong mga anak. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan ngayong umagang ito, dalangin po namin na ikaw ang siyang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Hallelujah! Dalangin po namin, Panginoon, ng iyong mga anghel ang siyang patuloy na magprotekta sa lahat ng mga anak mo sa Batangas City Church, sa Bawan ng Ibaan. Ikaw po, Panginoon, lang sustain ng lahat ng pangangailangan ng bawat isang tahanan ito, Panginoon. At ikaw po ang siyang patuloy na magbe-bless sa bawat isa, Panginoon. Cover us with your precious blood, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. At lagi mo ipaalala sa amin, Panginoon, na huwag kami, Panginoon, manangan sa lahat ng aming mga nakikita o sa mga sarili naming nararamdaman. Bagkos ang patuloy na ng pananampalataya, Panginoon, ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin, na ikaw po, Panginoon, at ang lahat ng bagay ay walang imposible sa iyo. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa isang umagang ito, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang aming preacher, si Brother Goji, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magbe-bless sa kanyang buhay. At ikaw po ang siyang patuloy na magbe-bless sa kanyang ministry sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isang mga ministers mo po, Panginoon, dito sa Batangas City Church and Bawan and Ibaan. Ang aming pastor, ang patuloy na kalakasang physical at lalong spiritual na nagmumula sa iyo, sa kanya at sa kanyang buong pamilyang ipagkaloob mo, kay Pastora Irene Chavez, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya, kay Pastor Joseph Pamesa at sa kanyang buong pamilya, kay Pastora Rose Ramos at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ganun din po kay Pastor Michael Chavez at ang kanyang buong pamilya. Patuloy mong i-cover na iyong banal na dugo ang bawat isa sa kanila. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga ministry. Ang mga kanilang mga ministry sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa patuloy mong kabutihan at pagpapala sa bawat isang mong mga anak. Ang lahat pong bagay na ito ay binabalik namin sa iyong dakilang pangalang Jesus.